po natin si Mayor June Roste ng Olutanga. And dadalawin po natin yung isang prospective economic activity ng ating mga mangingisda na hindi masyado nabigyan ng pansin. Alam mo, galing ako ng Nawaan, Misamis Oriental, Mayor. Doon, sinusubukan nilang mag-breed ng lapu-lapu. Dito pala sa inyo, natural ang breeding ng lapu-lapu. So, saan nagbe-breed yung lapu-lapu dito? Dito lang sa ano pa, malapit lang sa mga ilog. Sa mga ilog, oo. Sa mga ilog. Ano ang, ano, gaano kadami yung mga finger dig na lapu-lapu na? Marami sa mga ilog. So, anong area sa Olutanga ang merong maraming mga finger digs? Sa Barangay Matin. Barangay Matin. Ilang areas ang marami, Mayor? Dito, Barangay Matim at saka doon sa Santa Maria, gano'n sa Esperanza, marami lang naman, Santa Maria, Esperanza. Ano ba yan? Seasonal? Yung, unsa kadaghan ang makuha nyo? Kung halimbawa manakop mo, pagkapila kalibo nyo madakpan? Depende sir kung naay mga yung manghuli. Aha. Parang sud-sud lang gihapon ang gamit? Pukot lang gihapon. Ah, pukot. Ito po mga kaibigan, ang isang area na kung saan ay... pinapalaki nila yung mga lapu-lapu. And galing sa fingerlings na pinapatubo nila doon sa may sinasabi nilang natural habitat ng lapu-lapu, nililipat nila dito sa area na ito. And ang nangyari, dito daw nagkakakulay. Meron pala itong sekreto. Sapagkat kung nasa juvenile stage pa ang lapu-lapu, itim, no? Tama itim, ba, Mayor? Itim. Itim, no? So, para magkakulay siya ng may yung parang tiger na siya, kailangan ilipat siya sa dagat. Dagat. Sapagkat doon niya kinukuha yung, o doon nagbabago yung kulay niya, no? So, ngayong araw po na ito, sinama tayo dito ni Kapitan Taka Sihon, isang sama bangingi. Kapitan ng barangay Mating, no? At ito kanyang fish cage ito. Ang pinaparami niya rito, ang pinapalaki niya rito ay lapu-lapu. At itong lapu-lapu na ito, natural na nahuli nila doon sa isang area, anong area yun, Mayor? Mating, sa barangay mismo ni Kapitan, no? Marami pa lang mga fingerlings na lapu-lapu doon, hinuhuli lang nila. And nililipat dito para palakihin. Unsa ang proseso sa pagdakop niyo lapu-lapu dito sa may imong barangay? Kunsa kawaya ni una niyo dayon buslutan mga anak siguro kataan. So kada adlaw i-check niya sampungan ng isiktikas dayon ihuwat sa puti. Mhm. Nausay kay dito man sila mo pasok ang unsa ang butang niyo pagkaon para musulod sila? Usahay butangan og na isda, butangan og isda stunga. Mm-hmm. Usahay wala rapod. Wala ra. Pero daghan ang fingerlings sa lapu-lapu sa imong area. Oo. Mga pilang madakpan nyo halimbawa sa usa ka adlaw, estimate. Kung manakop jud mo. Sa una siguro pinaka gamay na mga 100. 100 ka fingerlings a day. Okay. A day. Oo. So nahimo ni nga dako nga livelihood project nyo diri sa Olutanga. Unsay problema nga nakita ninyo? Nganong murag nahina ang inyong produksyon? Kuan, una atong pagsugod gyud kay wala manggoy seminar sir. So kuan kanang direct sa kuan ba sa balas. Dayon gamay og dako giusa ra namo. Mhm. Kanon man day ning gamay sa dagko. Ngo ba? Okay. Oh, kay sa una nagbuhi ko mga og 10,000 to. Mhm. So after mga 5 to 6 months aming sizing, so nabinlan na lang og mga 5,000 ka pinahalos ang katunga ikaon nawala. So unsa ang technique nga na develop ninyo? Kuan kinanglan sir inguna ni daw kay nagkandak mamig seminar, nag hire mi kuan, nagbayad mi. Aha. Kaysa nag seminar sa inyo katong taga kuan sir sa party minlan. Nagbayad mig 1.5 kada isa. Oo. So murag 12 mami ato katao. So naglecture all day. So yung nani daw tapos every month sizing. Mm-hmm. So kinanglan pareha-pareha gyud kadagko. Mm-hmm. Ikaon kahon.
kay para dili siya kaunon ang gagmay. Okay. Kadako, dayon sa tiding kinanglan dili gyud siya ingon nga pasubraan. Sa una kay gusto lagi namo nga gusto paspas bud ako. Oh. Halos kadadlaw sige mig tiding. Samot naman daw dili mutubo ang isda kinanglan mga 4 to 5 days. Usa na pud siya pagkaon. Nga para gutom siya. Oh, dayon estimate ra pud ang pagkaon. Okay. Istoryahe ko kapitan no. Gikan sa pagdakop ninyo sa fingerlings dito sa imong barangay. Unsa unang proseso? Sa pagkuha, sir? Hindi, sa pagpadako sa iyang. Padako? Eh, butang sa kuan. Adre na, butang na dre. Oh, pero dito pa sa suba. Sa suba na mo gi. Ah, okay. Mas so kusog ang tubo sa suba, sir, kaysa ingon ani. Ang suba kanang kutong sago lang alat og tabang. Unya lapok. Oh, lapok. Okay. Lapok ang ubos. Pila ka bulan bago niya ibalin sa dagat? Ibalin na mo diri. Kanang pagtanaw na mo, mo kabat na siya mga half kilo atas. So good size naman na. Okay. So muna nang i-transfer diri. Okay. So after one month, pwede man na mo harbison. Kaya ang color, blubad naman siya. Mubalik naman siya sa color niya sa una. Mm. Kaya dito sa suba, itom, itom siya. Oh. So dili kayo marketable ng itong lapo-lapo, no? I-reject, i-reject na nila. So pag balhin nyo diri, isa duha ka bulan mubalik na ang kolor niya. Nay pula nay ngana ba? Oh, mga kolor nga murag murag kuan, murag desert storm. Oh. Okay. Asa ang unsa nga kolor pinakamahal? Katong color brown. Color brown. So nay putik-putik. Aha, mo te pinakamahal. Oh, bagahak. Kanang pula nga lapu-lapu. Mantis sir. Mantis o wala dili na siya mo mabuhi sir sa mabaw. Kinanglan sa lalo. Ah, sa lawod na siya. Okay. So siya mga batang. Okay. So kini kung steady ang merkado, okay lang ta production nyo. Kaya ninyo. Oh, sa una sir, daghang kayo. Di lang siguro mga 30 may ka tao ang kuan halos. Diri oh. Puro yun yung pispin. Lapu-lapo, lapu-lapo. Unsay na ka-discourage sa inyo? Ang buyer, dayon nawala po ang lansa, kaywa na may biyahe, kasi po, transportation para sa Buanga, wala naman may sakyanan. Hindi man pwede i- Unsa ang delivery nyo, live o? Live. Live. So, tapilang kilo sa live? Sa pagkakaroon, katong before nag-lockdown, ang good size ka ng kwan, tag 1.5. 0.5 nga to sa 1 kilo. Dayon, 1.1 nga to sa 1.5 is 2,000. Aha. Dayon, 0.6 nga to sa 2 kilos, 2.5. Ginaunsa ninyo pag kwan, pag ship nga buhi? Isunod siya, huwag siya lupin. Aha. Dayon, butangan ng ice. Matulog siya? Dili ra. Langoy ra siya. Pero layo, sa Buanga, nagay oxygen ka ng aerator. Aha. Aerator. Ang banyera, oh. Mga 30 pieces, 40 pieces, bawat isa ka banyera, tayo na siya aerator. Aha. Kung sa barko, pareto sa una na pa yung barko na biyahe. Okay. So, ang inyong problema, merkado? Merkado. Ang produksyon pwede, basta na yung merkado? Oo. Oh. Kung mga 1,000 per kilo, okay na mo, anak? Depende sa kwan, sir. Kung sa bagahak, sa pagkakaroon, sir, diya na may bodega diya sa Talusan. So, pero dili lagi pareha ang kwan, ang presyo. Na 1-2. Kaya labi na, ang pinakamahal yun nga kwan, katong before Chinese New Year, maabot pag yun siya hantod 2,000 per kilo. Ang padulong sa Chinese New Year, kanang January to February. Pinakamahal ng presyo na kanang lapu-lapu nga layo. So, mula po sa Ulutanga, bayan ng Ulutanga, isla ng Ulutanga, dito po sa baba ng Sambuanga, Sibugay, ito po ang beauty and bounty of Mindanao. Napakalawak na karagatan, a lot of potentials. The only thing that these people need is a little support and guidance from government. I'm Secretary Manny Piñol from the Mindanao Development Authority saying that there's a better future for Mindanao.